Wendy's ang pangatlo sa pinakamalaking hamburger fast food chain sa buong mundo, kasunod ng Burger King at McDonald's. Kilala rin tong fast food dito sa Pilipinas na sumikat dahil sa kanilang malaking servings ng salad at iced tea at syempre sa masarap na burger na gawa sa 100% pure beef. Kaya kung interesado kayong malaman ang kwento ng Wendy's, yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Wendy's at ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa sikat na fast food restaurant. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Wendy's sa founder nito na si Rex David Thomas o mas kilala bilang si Dave Thomas. Ipinanganak noong July 2, 1932 sa Atlantic City, New Jersey. 6 na buwan pa lang si Thomas nang ampunin ng mag-asawang Rex at Auliva Thomas. Sa edad na 5 taon ay namatay ang kinilala niyang ina at dahil laging wala ay hindi rin siya pamilyar sa ama-amahan. Ang kinilala niyang lola na si Minnie Sinclair ang nag-alaga sa kanya at napalapit siya rito. Marami siyang magagandang alaala kasama ang lola at di niya rin nakalimutan ang mga pangaral nito sa kanya gaya ng paggawa ng mga tamang bagay at pagrespeto sa ibang tao. Pati na rin ang kahalagahan ng kalidad at serbisyo. Mga aral na nagamit niya sa kanyang buhay negosyo. Matapos mamatay ang kinilalang ina ay kinuha si Thomas ng ama-amahan niya sa kanyang lola. Ilang beses uling ikinasal ang ama at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Dahil dito ay walang ayos ang naging buhay ni Thomas kasama ang ama at ang bago nitong pamilya. Kaya sa edad pa lang na 10 ay alam niya na wala siyang aasahan kundi sarili niya lang. Ilan sa masasayang alaala ni Thomas kasama ang ama ay kapag kumakain sila sa restaurant, lalo na yung mga nagsiserve ng masarap na burger. Maliban sa nasosolo niya ang ama, ay masaya rin siyang nakikita ang ibang pamilya na masayang kumakain ng sabay-sabay. Dito nakuha ni Thomas ang inspirasyon sa pangarap niya na balang araw ay magkaroon ng sarili niyang restaurant na magsiserve ng masasarap na burger. Sa murang edad na 13 ay nakapagtrabaho na si Dave Thomas sa Regas Restaurant, isang fine dining restaurant sa Knoxville, Tennessee. Ito rin yung mga panahon na nalaman niya na ampun lang siya, kaya mula nun ay trabaho na ang itinuring niyang pamilya. Sa edad na 15 ay nakapagtrabaho siya sa Hobby House Restaurant sa Fort Wayne, Indiana. Dito niya nakilala ang may-ari ng restaurant at naging mentor niya na si Phil Klaus. Nang lumipat uli ang pamilya ni Thomas ay nagdesisyon siyang magpaiwan dahil nagustuhan niya na ang trabaho sa restaurant. Isa pang karanasan na nakatulong kay Thomas ay ang pag-volunteer niya sa army nung nagsimula yung Korean War noong 1950. Ipinadala siya sa Germany bilang mess sergeant at dito ay araw-araw niyang pinapakain ang halos nasa 2,000 sundalo. Dito siya natuto kung paano kumilos ng mabilis sa paghahanda ng mga pagkain na nakatulong sa pagpasok niya sa industriya ng fast food. Na-discharge si Thomas noong 1953 at bumalik uli sa Hobby House Restaurant. Dito niya nakilala ang waitress na si Lorraine Buskirk na pinakasalan niya noong 1954. Bagamat manager na sa Hobby House, ay hindi pa rin sapat ang kinikita ni Thomas, lalo na at lumalaki na ang kanyang pamilya. At nung mga panahon na naghahanap siya ng swerte, ay di niya alam na dumating na pala yon nung nakilala niya ang iconic na founder ng isa ring sikat na fast food restaurant. Naririnig na ni Dave Thomas ang pangalan ni Colonel Harlan Sanders dahil madalas tong ikwento sa kanya ng boss na si Phil Klaus. At nang nakilala niya na si Colonel Sanders ay hindi naging maganda ang impresyon niya rito. Dahil kakatuwang manamit si Colonel Sanders ay naisip ni Thomas na scammer to. Pero agad na nagbago ang isip niya nang natikman ang fried chicken ni Colonel Sanders. Doon pa lang ay naramdaman niya na magiging matagumpay to at malaki ang perang kikitain niya rito. Taong 1956, nagsimulang ibenta ng Hobby House ang Kentucky Fried Chicken ni Colonel Sanders. Isang hamon din ang ibinigay ni Klaus kay Thomas.
Isang franchise ng Hobby House sa Columbus, Ohio ang nanganganib ng magsara. Inassign ni Klaus ang restaurant kay Thomas at bilang kasunduan kapag naisalba niya raw ang restaurant ay ibibigay niya ang 40% nito. Maging si Colonel Sanders ay naniniwalang wala ng pag-asa ang restaurant. Pagdating ni Thomas sa Columbus ay agad niyang tinanggal ang mga staff ng restaurant, pinapinturahan niya ang pader at pinalitan ang pangalan ng restaurant sa Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken. Siya rin ang nakaisip na maglagay ng malaking bucket na umiikot para sa kanilang restaurant sign. Naging matagumpay ang restaurant at naging kilalang KFC franchise sa Columbus. At eto na nga ang nagbigay ng malaking swerte kay Thomas. Sa edad na 35 ay naging milyonaryo na siya at regional director pa ng KFC. Malaki ang naiambag ni Thomas sa pag-unlad ng KFC. Siya ang nakaisip na kailangan ng KFC ng isang brand image. Kaya kinumbinsin niya si Colonel Sanders na lumabas sa mga commercial nito. Naniwala si Thomas na kung makikilala at makaka-relate kay Colonel Sanders ang mga customer ay mas malaki ang tsansa na magugustuhan at magiging loyal sila sa brand. Pero hindi nagtagal ay umalis din si Thomas sa KFC matapos makaalitan ang management nito. Nagsampa siya ng kaso laban sa kumpanya at nanalo. Kaya sa edad na 37 ay mayaman nga si Thomas pero wala namang trabaho. At dito niya na uli naisip yung matagal niya ng pangarap na makapagtayo ng sariling restaurant na magsiserve ng mga dekalidad at masasarap na burger. Noon pa man ay McDonald's at Burger King na ang kilalang pangalan pagdating sa burger. Pero hindi nagustuhan ni Thomas ang frozen burger ng dalawang fast food restaurant at naniwala siyang mas kaya niyang gumawa ng mas masarap at dekalidad na burger. Naalala ni Thomas yung mga burger na kinakain niya nung bata pa siya. Yung malalaki yung burger at siniserve sa kanila ng bagong gawa at luto at hindi ininit lang. Malaki ang paniniwala ni Thomas na may market para sa quality fast food hamburger. Alam niya na kahit may kamahalan ng konti ay may mga tao na magbabayad para sa ganong klase ng hamburger. At gaya ng mga kinakainan nilang restaurant ng ama nung bata pa siya, ay gusto niya rin ng isang family friendly na restaurant. Yung mag-i-enjoy ang buong pamilya habang kumakain. Kaya nagdesisyon si Thomas na magbukas ng sarili niyang burger restaurant. Isa na lang ang problema niya. Ano ang itatawag niya sa restaurant? Gaya ng ginawa niya sa KFC, gusto ni Dave Thomas na magkaroon ng isang personalidad sa likod ng itatayong restaurant. Isang karakter na makaka-relate at madaling matandaan ng mga customer. At ang napili niyang pangalan at imahe para sa restaurant ay ang 8 taong gulang na anak na si Wendy. Si Melinda Lou Thomas ang pang-apat sa 5 anak ni na Dave at Lorraine Thomas. Hirap si Melinda sa pagbigkas ng L at R kaya imbis na Linda ang naging palayaw niya ay nakasanayan na siyang tawaging Wenda na hindi nagtagal ay naging Wendy. Isang araw habang nasa bahay ay inayusan ni Thomas ang anak na naka-pigtail ang buhok at pinagsuot niya ng blue at white stripe na damit. Kinuna niya to ng litrato at dito nagsimula ang isa sa pinakakilala at iconic na mascot sa buong mundo. Noong November 15, 1969 ay binuksan ni Thomas ang kauna-unahang Wendy's Old Fashioned Hamburgers sa Columbus, Ohio. Dito unang nakita at natikman ng publiko ang square beef patties ng Wendy's. Pero bakit nga ba square at hindi yung typical na bilog yung burger ng Wendy's? Maliban sa gusto ni Thomas na maging kakaiba sa kanilang mga kalaban, ay tiwala rin siya sa kalidad ng kanilang mga burger. Kaya ginawa niya tong square para nakalabas sa tinapay ang patty at nakikita agad ng mga customer. Isa rin sa madalas na sinasagot ni Thomas ay, "Here at Wendy's, we don't cut corners," na naging isa na rin sa kilalang branding ng restaurant. Isa pa sa praktikal na rason ay dahil mas marami raw silang naluluto na square patties sa isang grill kesa sa mga bilog na patties. At bagamat nakilala ang mga square burger dahil sa Wendy's, ay hindi sila ang unang nakaisip nito. 1921 pa lang ay gumagawa na ng square patties ang burger chain na White Castle. Pero dahil mas sumikat ang Wendy's, ay mas nakilala to sa kanila at naging parte na ng kanilang branding. Naging matagumpay ang unang Wendy's restaurant, pero naging maingat si Dave Thomas dahil baka raw nakachamba lang siya. Lalo na at mas mahal ang kanilang mga burger kesa sa mga kilalang kalaban.
Pero nang magbukas pa ng ibang branch ng Wendy's ay naging matagumpay din ang mga to. At dito nila napansin na kahit na yung mga taong wala masyadong pera ay nakahandang magbayad ng mas mahal sa dekalidad na burger ng Wendy's. Dito na pagtanto ni Thomas at ng kanyang mga partner na nakagawa sila ng isang matagumpay na formula para sa kanilang restaurant. Nagpatuloy sa pagdami ang mga Wendy's restaurant sa Amerika. At noong 1975 ay naging public company ang kumpanya na nakatulong para mas lalo pang dumami ang franchise nito. Hindi naman nagpatalo ang McDonald's at Burger King na nagdagdag ng mas malalaking burger sa kanilang menu. Pero nagpatuloy lang ang Wendy's sa paglalabas ng mga makabagong ideya gaya ng hot stuffed potato at ang 1980 salad bar. Noong 1982, pagkatapos ng 38 taong walang tigil na pagtatrabaho, ay binitawan ni Thomas ang CEO position sa Wendy's. Siya pa rin naman ang senior chairman, pero hindi na siya masyadong nakialam sa mga day-to-day operation ng kumpanya. In-enjoy ni Thomas ang kanyang semi-retirement at naniwala na magtatagumpay ang Wendy's kahit hindi na siya aktibo rito. Noong 1984 ay mas lalo pang pumutok ang kasikatan ng Wendy's nang ilabas nila ang Where's the Beef commercial ng sikat na TV personality na si Clara Peller. Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun. Where's the beef? Dahil sa tagumpay ay naging kampante ang Wendy's at napabayaan ang quality control na sinabayan pa ng mga palpak na breakfast menu. Bumaba ang sales ng restaurant at nakiusap ang management na muling bumalik si Thomas at tulungan sila. Unang inayos ni Thomas ang quality control ng Wendy's at ang pagdadagdag ng mga mas murang menu items para makasabay sa mga kalaban. Pero ang talagang nagpasikat uli sa Wendy's noong 90s ay ang mga commercial na nilabas nila na itinampok ang mismong founder na si Dave Thomas. Dahil sa kasikatan ng mga Wendy's commercial ay naging household name si Dave Thomas sa Amerika at naging sikat na celebrity gaya ng mentor niya noon na si Colonel Sanders ng KFC. At alam niyo ba mga kasangkay na sa sobrang patok ng mga commercial ni Thomas ay nakagawa siya ng mahigit 800 Wendy's commercial. Sa kabila ng yaman at tagumpay ni Thomas ay hindi to nakalimot na ibalik ang mga natanggap na biyaya. Noong 1992 ay itinatag niya ang Dave Thomas Foundation for Adoption dahil gaya niya na isang ampon ay naniniwala siya na lahat ng bata ay nararapat na magkaroon ng permanente at mapagmahal na tahanan. Ginamit din ni Thomas ang tagumpay at kasikatan para ipromote ang edukasyon. Itinatag niya ang Dave Thomas Education Center sa Coconut Creek, Florida. At dahil hindi nakapagtapos ng high school dahil sa maagang pagtatrabaho, ay nag-aral uli siya sa kabila ng katandaan at noong 1993 ay nakuha ang katumbas ng high school diploma sa edad na 60. Namatay si Dave Thomas noong January 8, 2002 sa edad na 69. At ayon sa kanyang anak na si Wendy, ay may isang bagay daw na pinagsisihan ng ama bago to mamatay. Yun ay ang paggamit sa pangalan at imahin niya para sa restaurant. Dahil daw sa attention at pressure bilang mascot ay nawala na ng privacy ang anak. Sinabi nga raw ni Thomas na sana pala ay pangalan niya na lang yung ginamit niya sa restaurant. Ngayon ay patuloy pa rin ang tagumpay ng Wendy's na meron ng 7,166 stores sa buong mundo kasama na ang Pilipinas. Taong 1982 pa nakarating ang Wendy's sa Pilipinas nang dalhin to ng negosyanteng si Jose T. Pardo. Alam nyo ba mga kasangkay, nasabay din nila ni Pardo ang franchise ng 7-Eleven at Wendy's sa bansa noong early 1980s. Noong December 8, 1983, binuksan ang unang outlet ng Wendy's sa Pilipinas. Ang kumpanya ni Pardo na Wenpil Corporation ang naging Philippine franchisee ng Wendy's International. Marami ang nagtaka sa desisyon ng pamilyang Pardo na magtayo ng international burger chain, lalo na at ito yung mga panahon na hindi matatag ang ekonomiya dahil sa mga nangyayaring gulo sa bansa. Idagdag pa na nung mga panahon na yon ay mainit na ang laban ng mga kilalang fast food na Jollibee at McDonald's. Hindi pinanghinaan ng loob ang mag-asawang Pardo. Sa katunayan nga, naging mas porsigido pa sila sa pagdadala ng bago at dekalidad na fast food sa mga Pilipino. At sa gabay na rin ng Wendy's International ay naging matagumpay naman ang Wendy's sa Pilipinas. Isa to sa nakilalang fast food sa bansa lalo na para sa mga naghahanap ng mga masasarap at dekalidad na pagkain. Maliban sa malalaking burger, masarap na iced tea at frosty ay pumatok din sa mga Pinoy yung buffet type na salad bar ng Wendy's. Yung tipong nagpapataasan pa yung iba sa paggawa ng sarili nilang salad tower.
Kayo ba mga kasangkay, ano yung diskarte nyo noon sa pagkamada ng salad sa salad bar? Tsaka ano pa yung ibang paborito nyong pagkain sa Wendy's? Pakishare naman sa comment section sa baba. Kung sa Amerika ay sumikat yung mga commercial ni Dave Thomas noong 90s, dito sa bansa ay meron ding iconic at nakaka-LSS na 90s commercial ang Wendy's na tinampok ang Asia songbird Regine Velasquez. November 2019 ay nakuha ng Udina Corporation ni Dennis Uy ang Wendy's Philippines. Kaya ngayon, ang subsidiary ng Udina na 888 Holdings na ang master franchisee ng Wendy's dito sa bansa. Sa ngayon ay mayroon ng 70 restaurant ang Wendy's sa Pilipinas at 48 dito ay nasa Metro Manila. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Wendy's? Pakishare naman ng mga kwentong Wendy's ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.